ko po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan na walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternativo founder, multi-awarded inventor Doc Eddie Libo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong national chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Kapanalig, sa pagsimula natin, narito po ang banal na mga salita ng Diyos mula sa Proverbs 10 verse 21 hanggang 22 at nakasulat. Ang mga labi ng matuwid ay nagpapakain ng marami, ngunit ang mangmang ay namamatay sa kakulangan ng pag-unawa. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinagdag ang kapanglawan. Ito po nakasulat sa Proverbs 10 verse 21 hanggang 22 at isa buhay kapanalig sa bawat hakbang dito sa sanlibutan. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternativo at One ASAP Movement. Alternativo Newscast. Oras na naman ng paggabay sa inyo kapanalig para sa tamang pag-alaga ng katawan na hindi tayo masakitin. Kung tinamaan ka na ng sakit, then maangkin ang kagalingan at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs upang maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya dito yung mga nag-maintenance medication talagang pinapasunod sa cleansing program. At kung may komplikasyon, talagang pinapasunod sa natural megadose vitamin C IV. Pagkatapos, tuturuan kayo kung ano yung mga dapat gawin, sundan na maging inumin, pagkain na maging gamot mo na upang mapanatili ang malusog na pangangatawan. At prueba sa sinasabi natin na kagalingan. Narito po ang sumunod dito sa Doc Alternativo. Maraming salamat kasi naka-cleansing na po dito sa Doc Alternativo at saka pa flushing. Sabi nila need daw ang vitamin C para maging malakas yung ano immune system sa katawan natin. At pasalamat ako sa mga staff sa Doc Alternativo kasi naka-avail ako sa vitamin C. Sir, paano po ba kayo natulungan sa pagsunod at paggamit sa mga herbal products ng Doc Alternativo? Lalo na po nung nag-undergo kayo ng cleansing program. Sa una, yung sugar ko mataas, 200 plus. So, sabi ni Doc na mag-cleansing at saka mag-flushing after. So, after that, nakita ko sa ang epekto sa mga product na ibinigay ni Doc at saka yung mga advices ng mga anong kainin, anong hindi kainin. Ang pakiramdam ko sa aking katawan, medyo magaan na at yung sugar ko bumaba na ng almost 100 from 250, naging ano na 150. Naging normal na. Naging normal na. Again po sir, sa mga hindi pa nakaranas ng paggamit ng produkto sa Doc Alternativo, ano po yung advice niyo para sa kanila? Doon sa mga ano, may karamdaman sa katawan, dito na lang kayo sa Doc Alternativo, mag-advise pa sila kung ano ang kainin mo at ano ang hindi dapat kainin.
Ako po pala si Jose Mata Jimenez, taga Cebu City, sa Barangay Inayawan, 48 years old. Buhay na prueba ng kagalingan ang inyong napakinggan from Cebu City. Yung kanyang diabetes ay naagapan at nahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs. Matapos na sinundan ang cleansing program dito sa Doc Alternativo. Kaya huwag tiisin ang sakit. Puntahan po pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo dyan sa lugar ninyo upang kayo ay magabayan sa tamang pagsunod sa cleansing program. Kung hindi pa member, pa-member dyan sa branch para maka-avail sa malaking discount at araw-araw may pa-promo buy one take one, lalo ng buy one take two promo during seminar day. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, JA Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office, sa Legazpi City Branch, Second Floor Pexan Building, Barangay 19, Kabangan, Legazpi City Albay, near Iglesia ni Cristo, sa Nabwa Branch, Number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, beside Nabwa Central Pilot School, sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Puruk Uno, Dait Camarines Norte, beside Alpha Hardware, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Doc Alternativo Branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman. Dalhin ang medical records or any laboratory result kung meron man. Bastang importante sa amin na makausap kayo personally. Matcheck ang physical condition para sa tamang pagsunod sa cleansing program sa natural megadose vitamin C IV upang hindi na mag-maintenance medication pa ng synthetic drugs. Mas mabuting daluhan ang nakaschedule na herbal and natural healing seminar kasabay ang one-on-one check-up and counseling dyan sa branch. Ito ang pagkakataon po ninyo na maintindihan sa loob ng 2 oras ang mga itinuturo natin na kagalingan dito sa Doc Alternativo Program. At narito po ang schedule ng seminar ngayong araw, Martes, January 24, Ilagan City, Isabela, Bigan City, Ilocosor. Ako naman inyo makakasama dyan sa Lipa City Branch, nakaschedule din sa Olongapo City, Pasi, Iloilo, Baiz City sa Negros Oriental, Tuburan Cebu Branch, Surigao City, Maranding sa Lanao del Norte, Buog sa Zamboanga Sibugay at Panabo City Davao del Norte Branch. Bukas, Miyerkules, January 25, nakaschedule naman ang seminar dyan sa Malolo City Bulacan Branch, Aguola Union, Bayumbong sa Nueva Vizcaya, Eba Zambales, Roa City sa Capiz, Cabancalan City sa Negros Occidental, Ormoc City sa Leyte, Cantilan sa Surigao del Sur, Oroqueta City, Misamis Occidental, Pagadian City sa Zamboanga del Sur, at Tacorong City, Sultan Kudarat Branch. Sa Webes, January 26, ako po inyong makakasama dyan sa Baguio City Branch, nakaschedule din sa San Fernando La Union, Alamin Minos, Pangasinan Branch, Cabanatuan City, Nueva Ecija, Calibo, Aklan, Bacolod City Branch, Maasin City, Leyte, Carcar City, Cebu, Tandag City sa Surigao del Sur Branch, Usami City sa Misamis Occidental, Mulabe sa Zamboanga del Sur, Cotabato City Branch at Nabunturan, Davao de Oro. January 27, ngayong Biyernes, ang seminar schedule nasa Dagupan City Branch, Kulasi Antiki, San Carlos City sa Negros, Abuyog Leyte, Mangagoy Bislig City, Kalamba, Misamis Occidental Branch. Sa Sabado, January 28, ako po inyo makakasama dyan sa Puerto Princesa City, Palawan Branch. Nakaschedule din sa Ordaneta City, Pangasinan, Pagudpud, Ilocos Norte, Locena City Branch, Nabwa sa Camarines Sur, Katbalugan sa Samar, San Jose Antiki, Sugod Leyte Branch, Ubay Bohol, San Francisco Agusan del Sur, Cagayan de Oro City, Dipulog City,
Libak sa Sultan Kudrata, Kabaka North, Cotabato, Bransa, Torel, Davao City at Tagum City, Bransa. Abangan ang iba pang seminar schedule dyan sa Bransa. Daluhan at magpa-register in advance para libre ka na sa seminar registration fee na 500 pesos dahil yung unang 20 na makapa-register in advance, libre na sa seminar registration fee. At yung unang 20 na makarating during seminar day, makainom pa ng libreng mixed-in herbal coffee. Magdala lang ng 1 litrong tubig para sa libreng patak ng Fulvic Mineral. At samantalahin na maraming buy one take two promo during seminar day. Unahin nyo na ang Fulvic Mineral. Magnesium ascorbate. Ito importante na maihalo, maipatak sa inuming tubig para maiwasan na ang problema sa mataas na blood pressure, sugar, cholesterol, uric acid, hyperacidity, acid reflux, maiwasan na. Wala nang UTI na tatama sa inyo. Kaya siguraduhin sa buy one take two promo. Ganon din ang best milk, ang vitamin B complex powder, ang activated charcoal capsule, cleansing capsules, naka-promo buy one take two. Mas mabuti na yun na may mainom po tayo, makain na, maging gamot mo na. At isa sa patunay na ang pagsunod sa mga itinuturo natin dito sa Doc Alternatibo, naaalagaan ang malusog na pangangatawan. Narito po ang kanyang testimonya. Salamat po sa Doc Alternatibo, salamat po sa kanilang product. Ako po ay si Manolo Peda ng Kalawag Quezon, Barangay Mabini. Ako po ay pag bumibili po nito at kumakain ay naalala ko po nung ako ay na-COVID. Ito po yung aking kinakain sa umaga at saka yung natural na resita ni Doc. So malaki pong naitulong niya sa akin at ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil ako po ay buhay pa, lumakas pong muli ang aking katawan at malaking tulong po yung mga product ng Doc Alternatibo na tulad po nitong mga binili ko na naman ngayon na siya po pong aking kinakain sa araw-araw, tuwing umaga o sa gabi at pinapakain ko na rin po sa aking pamilya dahil talaga pong maganda po sa katawan, hindi nakakasikmura. At maganda po ang pakiramdam ng pagka kumakain po ako nito. Kaya, Doc Alternatibo, salamat sa iyo. Pagpalain pa kayo ng Diyos, marami pang matulungan kayo at gumaling sa pamamagitan ng inyong mga tulong na pagkain at gamot sa aming mga karamdaman. Muli po, ako po'y kagawad na ngayon sa Barangay Mabini. Manolo Peda po, your service. Yan ang prueba sa kaepektibo ng mga produkto ng Doc Alternatibo. Kung ano yung mga itinuturo natin, talagang sinusunda ni Kagawad o Peda dyan sa Lopez, Quezon, ay talagang napanatili ang malusog na pangangatawan. Ngayon, ibinahagi na sa pamilya at natulungan din na hindi masakitin. Walang maintenance medication na synthetic drugs. Kaya samantalahin na pag may seminar day, maraming buy one take two promo. Huwag kalimutan ang corn coffee. Ito yung organic na kape, mais at tinawag na sara-sara corn coffee. Lalo na sa mga mataas ang blood sugar, cholesterol, matindi yung hyperacidity, acid reflux, laging kinakabahan, yung bang heart palpitation, uminom ng corn coffee. Constipation, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ito maganda, pag umiinom ka nito, corn coffee, sarap sa pakiramdam, walang nararamdaman kang kung ano sa tiyan mo. Kahit ikaw ay gutom, ubusog, basta siyang iniinom. Nakakaano ng pagdumi, ikaw ay matigas dumumi, nakakaano ng dumi siya, malimit dumumi. Ito po si Imelda Asi, 46 years old, taga Santa Catalina, Lopez, Quezon. Prueba sa kaibigtibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo brand. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office, sa Legazpi City Branch, Second Floor Pexan Building, Barangay 19, Kabangan, Legazpi City Albay, Near Iglesia ni Cristo, sa Nabwa Branch, Number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, beside Nabwa Central Pilot School, sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Puruk 1, Daet Camarines Norte, beside Alpha Hardware, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Doc Alternativo Newscast. Dito tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa paggabay sa inyong mga health concerns. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas mula sa founder at inventor na si Doc Ed Dilibo. May nagtanong dito, Doc Ed, malakas namang katawan ko, ang concern ko lang po ay lagi akong tinatama ng nervyos at parang nalilito minsan ako pag inaatake. Ano yung dapat kong gawin? Ganun talaga yan, no? Kasi utak yan eh. The central nervous system is your brain. So doon ang gagaling. Palpitation of the heart is just an indicator na may toxin. Bumibilis lang ang pintig kasi pinabilis nito ang sirkulasyon ng dugo na may dalang lason. Yan problema. Barado yung colon mo. Hindi ka nagdudumi ng 3 times a day or more. Barado yung balat mo. Kulang ka ng ehersisyo. At kulang ka ng tubig kasi mahilig ka na nga sa bread or flour-based products o ano pa mang white rice-based products. So, nagkakaroon po kayo ng palpitation. Pero ang talagang sanhi ng sakit ay yung toxin, chemicals, like anesthesia, direct to the blood. No? Dumaan ka ng anesthesia sa ngipin o napabunod ka or nanganak ka or nasugatan ka. Those conditions trigger this palpitation of the heart leading to nervousness. So, kapag hindi na-address yung nervousness, ulit-ulit po ang palpitation of the heart. How to address this one? Let enough, the necessary vitamins, enough vitamin C in the blood, the right vitamin B complex with a cleansing protocol. Ang kailangan lang talaga is vitamin C intravenous in combination with cleansing formula. Aha. So, ibig sabihin, Doc, doon sa mga nag-undergo na ng operation or may anesthesia, at doon sa mga hindi na nakakadumi araw-araw, mas mabuting mag-undergo na sa cleansing program at dito sa natural vitamin C IV. Exactly. Natumbok mo, Chevedel, kasi di magtatagal. Ganun din ang experience mo eh. Di magtatagal yan. Kung ngayon napapansin mo nang parang kumikirot puso ko, kumakalabog, wala namang dahilan. Yan, epekto na yan. Kung napapansin mong kulang ka na ng tulog, madali ka na lang magising, hindi ka na makabalik sa pagtulog kapag nagising na, yan, mercury yan. Kung nakakaramdam ka ng panginginig ng kalamnan, involuntary movement minsan, parang sinyalis ng Parkinson's. Yung kamay mo, paminsan-minsan, saglit, gumagalaw, up and down, hindi mo naman kontrolado. O hindi kaya yung mata mo, kinikindat-kindatan mo yung kaharap mo, wala ka palang gusto. Eh, masampal ka ng diuras yan. Involuntary movement yan. Yan. Address mo yan ahead of time. Huwag mo antayin na uugod-ugod ka na, tatangu-tango ka na kapag naglakad at huli ka na bago mo pa i-correct yan. Napakarami pong huli na nung dumating sa atin. Napakarami. At sabi ko, huli na tayo. Nahihirapan ang katawan. Kahit gano'ng karami pang cleansing formula, kapag kulang ang vitamin C na sa dugo, yung mercury hindi pa rin nailalabas. Hindi nailalabas. Lalo na kapag kinain na ang neurons ng utak, mahirap ilabas. I'm telling you. I'm just simply telling you from the bottom of my heart. Kasi alam ko po ito. Nakikita ko po sila eh. Na-imagine ko kung gano'ng kahirap ang buhay nila. Kulang ng tulog. Ito naman yung isa, Doc Ed. Dina-dialysis po ako ngayon twice a week at may paraan na mahinto ang dialysis. Magwalong buwan na po ito. Well, dialysis is a temporary cleanser na external ng katawan. It's the substitute ng kidney bumabagsak. So dito sa alternatibo, kapag ang katawan ay susunod lang talaga sa material na aming ipinapasok at pahihintulutan ng pasyente, sigurado pong magkakaroon ng pagbabago. Ang ability ng katawan to repair on its own ay hanggang ngayon tested and proven pa rin yan. Kailangan lang po ang tamang formula. Kaya may program po kami at napaka-amazing po nito kasi kapag ka ang patient ay nakakaihi pa,
susunod siya at kaya pa ng katawan niya, gagaling at gagaling talaga yan si Fidel. Kahit isang taon pa yung dialysis, as long as the body is capable, the patient is willing to really follow what we gave them, and at the same time, nakakaihi pa. Kasi yun ang pinakamalaga. Kahit gaano kataas yung creatinine mo, basta nakikita pa namin na kayang-kaya pa ng katawan. And we have the protocol na dapat susundin. Hindi lang po ito isang formula, but a combination of formula na alam natin. Not only the physical formula ang kailangan, ang chemical or biochemical formulations, kasabay na rin dito ang psychological reprogramming. Ito po ang pinaka-importante sa mga may problema sa kidneys, sa baga, nadala ng depression o kalungkutan o pinalala ng kalungkutan. Malimit kasi ang mga taong bagsak sa kidney, bagsak ang baga, sila po ay meron din pong psychological defects. Ito po ay base na rin sa ating mga pag-aaral dito. At sa marami na pong mga patunay ng ating mga kababayang biktima ng kidney failure at biktima po ng total body weaknesses because of this depression. So, ibig sabihin, Doc Ed, mas mainam na pumunta sila kung may manasman, ang importante na hindi pa na-dialysis. Yes, kasi kung na-dialysis ka na, mas mahirap yun, mas magastos pa. Although nakakatulong temporarily, but that is not really good if you have to maintain that dialysis program for life. Kahit sa calculation lang ng gastos, mahirap na. Kahit mayaman ka at 3 times a day kang nag-dialysis times 3,000, that's 9,000 per week times 4 weeks in a month, 36,000 per month. Kahit pinakamayaman ka, Chief Fidel, mauubusan ka rin dahil wala ka ng trabaho, gumagastos ka pa. Kasi kini-failure yan eh. That's why the challenge here is to really open your mind, then adapt a new program. Sinisiguro po namin dito sa Local Alternative makaka-recover kayo kung hindi pa po huli ang lahat. Kasi sinasabi natin, may mga taong gustong gumaling pero hindi naman nakakaihi, eh wala na tayong magagawa dyan. Mas mainam pa pong wag nang gumastos at gumapang na lang sa simenteryo. Yes. Ito naman, ang hypertension ko po ay mag 11 years na yung maintenance ko at ngayon nahihilo pa rin po ako. At ano po yung herbal medicine na pang-replace? You have to understand na ang recovery ay hindi lamang herbal ang kinakailangan. Kailangan mo rin ang natural remedies tulad ng tamang tubig, tamang hangin, tamang probiotics. They are not herbs. So you have to understand that we need the right formula upang may balik po sa tama ang kalusugan ng tao. So nakasulat po ang buong formula, hindi lamang herbal medicines ang kailangan natin because God did not produce only herbs. He provided us a lot, no? Hindi po isang requirements lamang. Kung may herbal ka pero kulang ka naman ng tamang ingredients tulad ng hangin at tubig, probiotics, I'm sure paulit-ulit at pabalik-balik pa rin po ang inyong karamdaman. Ano man yan, complicated man yan o simple, hindi po gagaling. Hindi po kasi tama o kumpletong formula ang ipinasok sa katawan. Ito yung explanation bakit marami po sa atin ang frustrated sa food supplements o frustrated sa drugs. Sapagkat hindi po kasi kumpleto po ang inyong nasusunod. Merong kumontra pa rin sa katawan. Nagdudulot ito ng komplikasyon o kontradiksyon. Kaya nagkakaroon po kayo ng pabalik-balik na karamdaman at frustration sa pag-inom ng mga herbal medicines dahil hindi po balanse at hindi tama ang napapasok sa ating katawan. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante na makapunta sa branch upang magabayan sa tamang pagsunod sa cleansing program, lalo na sa natural megadose vitamin C IV at dagdag pa na prueba ng kagalingan. Narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Ano ho ang naging sakit ho ninyo? Bakit ho kayo nakapagpa-cleansing? Ano eh, marami akong sakit. Dati ako yung may synthetic na gamot. Tapos pakaramdam ko, parang lalo akong nagpapagpiti. Noon, synthetic pa yun. Tapos, sabi ko sa anak ko, hanapin natin ng Doc Alternatibo sa Lucena ko yun. Tagal na yun. Hinanap namin. Doon na ako magsimula. Ito na. Dito na ako.
Ano ho ang mabuting na idulot ho sa inyo ng cleansing program? Ano yung napakalaki. Parang bumalik ako sa pag-aaral. Bigla akong bumata. At malakas. Lahat ng ano ko, trabaho ko nagagawa ko. Hindi na ako, hindi na ako masyadong nang hindi na. Tuloy-tuloy lang sa trabaho. Ano naman ho ang masasabi ho ninyo doon sa mga hindi pa ho nakakasubok ng cleansing? Okay, sumubok sila. Huwag silang matakot sumubok. At talaga namang nakakatulong na mabuti sa katawan. Marami pong salamat. Muli po, pangalan, edad at taga saan po? Ako po si Lucena Lopez, taga-Lainas, Malisay, Batangas. Yan ang prueba ng kagalingan si Ma'am Lopez mula dyan sa Batangas ay talaga nakapagsabi na parang bumalik yung pagkabata niya dahil lumakas ang pangangatawan na wala na yung heart palpitation niya, wala ng maintenance medication na synthetic drugs, yung mga iniindan na wala na. Matapos na sinundan ang cleansing program dito sa Doc Alternativo. Kaya puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo Nativo Brands upang kayo ay magkabayan na. Ang pagbabago na nawala lahat ay ang totally healed. Makabulig din ako, buliga ako panlawas. Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar kasabay ang one-on-one checkup and counseling sa Doc Alternativo Branch. Ang first 20 na magpa-register in advance ay free sa registration na 500 pesos. At ang first 20 na unang makarating ay may libreng inom ng Mixed and Herbal Coffee. Plus, maraming promo ng buy one take two at buy one take one sa lahat ng miyembro ng One ASAP. Ngayong January 21, Sabado, sa Naga City Branch, matatagpuan sa JA Abukar Building No. 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ngayong January 23, Lunes, sa Dait, Camarines Norte, matatagpuan sa Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Ngayong January 28, Sabado, sa Nabua, Camarines Sur, matatagpuan sa No. 95, Zone 5, San Roque, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngayong January 30, Lunes, sa Sorsogon City, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong January 31, Martes, sa Legazpi City, matatagpuan sa 2nd floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Magdala lang ng isang litrong tubig para sa libreng patak ng Fulvic Minerals. Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar at one-on-one check-up and counseling para sa herbal at natural na lunas. Kapanalig, dahil limitado ang oras dito sa Palatuntunan sa Radyo, dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Daluhan ang nakaschedule na herbal and natural healing seminar kasabay ang one-on-one check-up and counseling upang mas maintindihan ang mga itinuturo natin dito sa Doc Alternativo Program na kagalingan na. At kung hindi pa-member, pa-member na para maka-avail ng maraming papromo, lalo ng buy one take two promo during seminar day. Ito pong inyong national chairman ng One ASAP Movement, Chief Fidel Ruderos. Sumayin nyo ang katutohanan. Labo ng paningin na solusyonan dahil sa eye solution ng Doc Alternativo.
malaking tulong sa akin ang isolation kasi ang mata ko noon nagalabo na talaga, masakit, mahapdi. Tapos yung nagamit ako sa kanya, dahan-dahan nag-clear ang paningin ko. Nalis na yung parang langaw na nalang. Dami rin akong natulungan. Ginapatak-patakan ko ang mga mata sa mga sis ko sa simbahan. Pag ginapatakan ko sila, ay magano ito. O sige, gina-introduce ko rin ang isolation. Ako po si Joyce Sogdan Salaber, taga Awang Airport sa DOS Maguindanao, 58 years old. Huweba sa kaibigtibo ng iSolution ng Doc Alternativo. Ang iSolution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Nagpapatuloy po tayo dito sa ating programang Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine. Samantala, ibatiin muna natin ang ating mga member na patuloy na sumusuporta sa mga produkto at advokasya ng Doc Alternativo dito sa Legazpi Branch, kay Ma'am Gina Acelo, kay Sir Warren Sambahon, kay Sir Rolando Bermondo, kay Ma'am Iluminada Panong, kay Ma'am Lera Peñaflor at kay Ma'am Edna Rillera. Samantalang sa bahagi naman po ng Sorsogon City, sa ating Sorsogon Branch, nandiyat batiin din po natin si Ma'am Adelinda De Luz ng Hupi Gubat Sorsogon, kay Ma'am Abby Maria Villa ng Bolan Sorsogon, kay Leonora Equesa ng Rizal Gubat Sorsogon, kay Ma'am Celia Lazarte ng Magallanes Sorsogon, kay Ma'am Nichelle Banyares ng Bulan Sorsogon, at kay Sir Roberto Dawal ng Castilla Sorsogon. Yan po yung ating mga member ng Doc Alternativo Legazpi Branch at Sorsogon Branch na patuloy na sumusuporta sa mga advokasya at produktong epektibo ng Doc Alternativo. Samantala, ito mga ka-Doc Alternativo, mayroon na po tayong schedule ng ating ginagawing grand seminar or monthly seminar ng Doc Alternativo sa bawat area dito sa Bicol Region. Bayanan lamang po yung schedule ng ating seminar na gagawin dito sa Legazpi Branch ngayong buwan ng January. And sa mga taga Sorsogon naman, antabayanan din po ninyo yung ating announcement para sa inyo pong schedule. Samantala, nandito naman ang schedule ng monthly seminar dito sa gawing Camarines Sur. Sa January 21, mayroon po tayong schedule ng Natural Healing Seminar sa Naga City Branch. Ayo po ay matatagpuan diyan sa JA Abukar Building along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City. At hanapin po si Ma'am Maricel Bruñola. Para ho doon sa mga naka-schedule na branch natin, ito pa po, January 23. Tayo naman po ay naandyan sa Dait Camarines Norte. At ang ating pong branch sa Dait Camarines Norte, tayo po ay matatagpuan sa Moreno Street, Barangay 4, Purukuan, Dait Camarines Norte. Katabi lamang po natin ang Alpha Hardware, and malapit po tayo sa Near Old BDO and Elevated Plaza. Sa atin pong gagawing monthly seminar, doon sa unang 20 na makapagpa-registered in advance ay free po kayo sa ating registration na 200 pesos. Ulitin po natin, sa unang 20 na makapagpa-registered in advance, free po ang inyong registration fee na 200 pesos. Pero kung halimbawa po umabot na ng 21, pataas ang dadalo ng seminar, kailangan nyo na pong magbayad ng 200 pesos na registration fee. Kaya doon sa mga interesado, may mga sakit sa ngayon at gusto ninyong malunasan, gusto ninyong malaman ang mga pagtuturong ginagawa ng Doc Alternativo, nakamainam po na magtungo na kayo sa ating branch na malapit sa inyong lugar upang sa ganun ay makapag-registered in advance. Ibig sabihin, kung halimbawa ang schedule ay 25, dapat before January 25 ay nakapagpa-registered o nakapagtungo na kayo sa branch para magpa-registered. Sa atin naman pong Natural Healing Seminar, wala po kayong ibang dapat dalahin, kundi magdala po ng isang litrong tubig para sa ating libreng patak ng pulvic minerals. Ganon din po
Siyempre yung inyong sarili, ano? So, doon sa mga nagkapagpa-registered in advance na first 20, ayan, free ang inyong registration na 200 plus. Ayan, mayroon pa tayong libreng mixed 10 herbal coffee. Ibig sabihin, makakahigo po kayo ng ating natural na kape during natural healing seminar. So, habang nakikinig kayo, eh, naandiyat isi-serve ng ating mga branch manager, ng ating branch staff, ang ating mainit na mixed 10 herbal coffee. Ito yung kape na natural na nakakatulong upang sa ganun ay mabalanse yung ating sugar, mabalanse yung ating high blood pressure, and then malunasan yung ating constipation and matulungan tayo na makatulog ng maayos. So para po doon sa ngayon pa lamang ano, na nakakapakinig nitong ating programa, sa kakabukas pa lang nitong ating programa o kakapakinig nyo pa lang, ito po yung ating mga address na malapit sa inyong lugar. Tayo po dito sa Legazpi Branch, tayo po ngayon ay matatagpuan dyan sa Texon Building, Zone 19, Barangay Kabangon, Legazpi City. Nasa second floor po tayo. Ano, ulitin po natin ang address ng Legazpi Branch: Pixon Building, Zone 19, Barangay Kabangon, Legazpi City. Pwede na ho kayong magpa-registered in advance simula sa araw na ito or sa araw ng bukas hanggang bago sumapit yung ating itatalang araw ng ating gaganaping natural healing seminar dito sa Legazpi Branch. At sa mga taga Sorsogon naman po, kalapit bayan, kalapit probinsya ng Sorsogon area at napapakinggan itong ating programa, kung kayo naman ho ay malapit dyan sa area na yan, pwede kayong magtungo. Ito ho yung address ng Sorsogon branch natin. Tayo po ay nasa Rizal Street, Barangay Piyut West District, Sorsogon City. Nasa harap po tayo ng Emiliano College. So dyan din po sa Sorsogon branch, wala pa rin pong date kung kailan po ang schedule ng ating natural healing seminar. Pero pwede na rin po kayong magpa-register in advance para ho maging free ang inyong 200 pesos na dapat ay registration fee. Ulitin po natin, sa unang 20 katao na magpa-register in advance sa ating branch, kayo po ay free, no? Ibig sabihin, hindi kayo magbabayad ng 200 pesos. But kung umabot na kayo sa bilang na 21 pataas, so kailangan nyo na po magbayad ng 200 pesos. So mayroon na pong naisend sa atin na para sa ating mga seminar. So kailangan nyo lang po, pwede kayong magdala ng inyong mga ballpen o sulatan para ma-take note po ninyo yung ating mga tatalakayin during natural healing seminar. Ito pong pagtuturo na ito ay i-apply o pwede ninyong i-apply sa inyong tahanan, sa inyong sarili, at syempre sa inyong mga mahal sa buhay. Kung kayo ho ay may mga karamdaman sa ngayon, syempre kailangan nating malunasan agaran. Huwag na ho nating aantayin na maging maluba pa yan o malala bago ho tayo kumilos. Tulad ng lagi nating sinasabi, prevention is better than cure. Mga nag-text nga pala doon sa ating hotline number last program natin. Ano? Sa mga hindi pa nakakalam, ito po yung ating hotline number. 0932-146-1499. So ulitin po natin. 0932-146-1499. Yan po yung ating hotline number na pwede nyong tawagan kung kayo po ay mga concern patungkol sa inyong kalusugan o sa inyong mga nararamdaman at paano natin magagawa ng solusyon gamit ang formula ng Doc Alternativo sa loob ng napakahabang panahon at napatunayan base doon sa mga testimonya mismo ng mga gumamit na sila ay gumaling ginamit yung formula na ito, yung ating cleansing program na 7 days cleansing program, then yung ating natural vitamin C IV infusion. So ulitin lang po natin yung ating mga schedule ng ating mga seminar dito sa Bicol area. Sa January 21, tayo po ay naandyan sa Naga City. Naandyan po tayo sa JA Abukar Building along Maharlika Highway, Barangay Mabulo,
Naga City. At sa January 23, tayo naman po ay naandyan sa Dait, Camarines Norte. Ang atin pong address ay nasa Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte. Nasa gilid lang po tayo ng Alpha Hardware and near Old BDO Branch and Elevated Plaza. Man po dito sa mga tagal Legazpi and Sorsogon Branch, Nabua Branch. Ano ho? Antabayanan po natin yung schedule ng ating gaganaping Natural Healing Seminar sa mga branches na ito. Samantala, naandito po ang address na pwede niyong puntahan. Dito po sa Legazpi Branch, tayo po ay naandyan, no? Sa Pixon Building, Zone 19, Barangay Kabangon, Legazpi City. At hanapin lamang po ang ating branch manager na si Doc Binil Dabacani upang makapagparegistered kayo in advance. Dito naman po sa bahagi ng Sorsogon City, naandyan po tayo ang ating branch. Naandyan po tayo sa Rizal Street, Barangay Piot West District, Sorsogon City. Nasa harap po naman tayo ng Emiliano College. At hanapin po ang ating branch staff na si Ma'am Mayumi Belo. Antabayanan din po natin ang schedule ng ating gagawing Natural Healing Seminar sa Nabua Camarines Sur Branch. Po ay matatagpuan sa number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua Camarines Sur, no? Nasa gilid naman po tayo ng Nabua Central Pilot School. O kaya mag-text sa ating hotline number na 0932-146-1499. Antabayanan po ang ating mga naka-schedule na mga Natural Healing Seminar sa mga branches na malapit sa inyong lugar. At muli po nating pinasasalamatan ang ating mga miyembro na patuloy na sumusuporta at gumagamit at patuloy na gumagaling sa mga produktong epektibo ng Doc Alternatibo. So bago tayo pansamantalang mamaalam sa ating programa, no, ay ulitin lang po natin, no, na ang mga seminar na ito ay pagtuturo upang ating mapanumbalik ang ating malusog na pangangatawan, at kung tayo po ay may karamdaman sa ngayon, ito po ay ating masolusyonan. Sa pangalan po ng ating nakasama sa unang bahagi, ang ating National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos, ganoon din po ang ating inventor, Doc Edgar Lozada Dilibo. Ako naman po ang inyong lingkod, Doc Joey Perlas. Kita-kits po sa ating mga seminar na sa inyong branch na malapit sa inyo. Maraming salamat at sumainyo ang katotohanan. Ang Juvenile Justice System and Welfare Act.